Okay, for our activity 4.1, stock monitoring sheet for ABC company or for the mini inventory. So we have the given worksheet. Okay, so we have the different headings, okay, product or the product name. We have the unit price, quantity on hand, quantity sold, inventory value, sales value, available stock, and status. Okay, so for example, ito yung mga product natin, mga different junk food or snack food, okay? Sa unit price, we assume these values. So kayo nang bahala sa value na gusto nyong indicate under the unit price. Ganun din sa quantity on hand. So ito yung initial stocks natin, okay? For example, ito naman yung mga benta natin. Kung ilang piraso na yung nabebenta or nade-dispose natin, okay? So first, kailangan natin makompute yung inventory value. So magkano ba talaga yung halaga ng iyong inventory, yung initial inventory mo, magkano ang halaga nito under inventory value. So we have the formula, unit price times quantity sold. Okay, so we can use the formula sum or the formula product. So unit price times quantity on hand. Okay, since ito yung ating initial inventory, so yun ang kukompute natin. So B3 times C3. Okay. So we have ang total value natin sa GP ay 825. Okay? So since na-compute na natin yung formula sa umpisa, double click na lang natin. Double click na lang natin ito para talaga siya makopya hanggang dulo. Para hindi na natin siya ulitin yung formula pa isa-isa. Okay? Next, we have the sales value. Siyempre, sa stock monitoring, importante, ilan ba yung lumalabas na product natin or magkano na yung halaga o yung benta natin doon sa product na lumabas, okay, under the sales value. So we have the formula unit price times quantity sold, okay? So unit price that is under B3 times quantity sold, okay, under D3. So B3 times D3, okay? So ang total benta natin para doon sa 30 pieces na nabenta natin ay 165. Okay? O pwede namang i-drag. Kung ayaw nyo i-double click, pwedeng i-drag. Okay? So ito na yung mga formula nila. Next, pinaka-importante sa ating worksheet, syempre yung available stock. Since ito ay stock monitoring, gusto natin malaman kung ilan pa yung available stocks natin. Okay? So the formula sa available stocks is quantity on hand minus quantity sold. Okay? So equal sum quantity on hand, which is under C3, okay, minus quantity sold, okay? So, C3 minus D3, okay? So, mayroon na tayong 120 na available stocks, di ba? Ang initial 150 yung ating quantity on hand. So, nakabenta tayo ng 30. So, tama lang na may 120 tayong available stocks, okay? So, double click para lumabas yung formula sa mga susunod na row. Okay? Para hindi mo na siya isa-isahin. Okay? Next, no, sa status naman, anong gusto natin i-display sa status? This time, gagamit tayo ng tinatawag nating if statement. Okay ba? Itong if statement na ito. Yan, the if statement. So, yung if statement, parang ganito yung kanyang default na default tsura niya o yung pinaka order niya, okay? So, if, tapos close in open parenthesis, kung ano yung cell references, kung saan mo siya ipapattern or titingnan, okay? Or i-compare. Tapos, kung ano yung formula ang gusto mo, ito yung criteria mong gagawin, okay? Tapos, comma, parang yun na pinaka-separator niya. So, sa if statement, meron tayong tinatawag na true or false, okay? So, yung naka-indicate dito, tayo ang nagbibigay ng mga words dito kung anong gusto nating i-display sa ating worksheet. Okay? So, naka-enclose lang siya sa double quotation na tinatawag. Example, if J3 is less than or equal to 100, kung true, nakita niya na less than 100 ito, ang i-display niya ay reorder. Okay? Ngayon, kung false yung nakita niya na hindi siya less than 100, ibig sabihin, available pa siya. So, i-display mo, available. Okay? So, gawin natin dito sa ating given worksheet. Okay? So, type mo yung formula na if. Okay? Open parenthesis.
So ang ating cell reference, ang ating value kung saan tayo magsisimula ay dito sa umpisa, kung saan yung pinakakatabi niyang value. Okay? If G3, for example, ay less than or equal to 100, okay? Tama. O yan, value if true. So anong gusto mong i-display niya kung true? So kung mababa sa 100 yung nakita niya, ang i-display niya ay ang word na reorder. So double quote ulit, 'di ba? Open and close quotation ang tawag natin diyan. Tapos comma ulit. Okay? Kung hindi siya true, false, ano naman yung i-display niya sa false statement niya? So ibig sabihin kung hindi siya less than 100, most probably siya ay more than 100. So ang i-display natin dito ay the word available. Okay? So close in parentheses, okay? Or kaya enter. Again, yung ibig sabihin ng formula, if G3, ito daw, yung value na ito, ay less than or equal to 100, i-display mo daw kung true ay reorder. Otherwise, ang i-display niya ay available kung false. Okay? So, tingnan natin kung reorder or available ang i-display niya dun sa stock na 120. Okay? So, available ang kanyang display. Bakit? Kasi hindi naman siya less than 100 at hindi rin siya equal to 100. Okay? So, drag natin ito para makita natin kung ano yung mga items na kailangan i-reorder. Okay? So, nag-display siya dun sa mga reorder na nakita niya dun sa kanyang statement na less than 100, which is 90, etong 60, tsaka yung 58. So, ito yung mga items na yon na kailangan mag-reorder. Okay? So, ang ginamit natin dyan ay ang if statement. Okay? So again, ito yung mga formula na ginamit natin sa ating stock monitoring sheet or dun sa ating mini inventory. Okay ba? Ito yung mga formula ang ginamit natin. At ito rin yung mga headings na ginamit natin for activity 4.1.